Hello everyone! So, pag-usapan natin ngayon ang case story ni Orlando Lucernas Estrera at Heidi Espinosa Estrera. Ito actually yung pinaka-brutal na murder case na napanood ko this pandemic para sa akin ha. So, let's start. So, 2002 nang magkakilala si Orlando Estrera at si Heidi Espinosa Estrera ng taong iyon. Itong si Heidi ay isang head maintenance ng kanyang Catholic school na pinagtatrabahuhan. At ito naman si Orlando ay construction worker that time. So, doon sila nagkakilala, doon na rin sila kaigihan. Ang sabi niya, napakalambing daw ni Heidi. Kaya di kalaunan din ng taong iyon, sila ay nagpakasal. So, kinasal ang dalawa sa taong iyon at nanirahan din sila sa barangay Holy Spirit, Quezon City. So, sa mga interviews naman sa kanilang mga kapitbahay, so far, yung mag-asawa naman is religious, maayos naman ang pagsasama, hindi naman daw nila naririnig na nag-aaway, palaging tahimik, yung normal na maayos na pagsasama ng asawa. So, wala naman silang maikwento or maalala na nag-aaway talaga yung mag-asawa. One time, bilang isang normal na mag-asawa, dumadating din sa mga pagsupag-subok yan. Halimbawa, kagaya ng pag-aaway, hindi naman sila naririnig ng kanilang mga kapitbahay. Ito naman ay kwento ni Heidi sa kanyang mga kamag-anak na sa tuwing nag-aaway sila, na pag-aawayan nila is yung itong si Heidi ay nagkaroon ng sakit sa matres, hindi siya magkakaroon ng anak, hindi niya nabigyan ng anak itong si Orlando. Yun ang nakikwento palagi yung Heidi sa kanyang mga kamag-anak. Kinailangan nila ng 100,000 pesos para mapagamot si Heidi. Pero gumagawa sila ng paraan kung paano nga sila kakapagpagamot nang hindi sila gagastos ng 100,000. Yun naman ang kwento ng kanilang mga kapitbahay. Hanggang sa dumating na sa point na itong si Orlando ay nananakit na kapag ka nakakainom. Gawa nga nang hindi siya nabigyan ng anak nito si Heidi. May mga salaysay din ang mga kamag-anak nito si Heidi na umaalis nga daw itong si Heidi sa bahay at naikipaghiwalay at after naman nun, magkakaayos din sila. So, ganun lang ang palaging nangyayari. Kahit dun sa investigation ng mga pulis, ganun din ang eksaktong nangyayari. Mag-aaway, magbabate. Pero ang laging rason, hindi nagkakaanak si Heidi. At the same time, itong si Heidi nga daw ay may pagka-bungangera at ina-under itong si Orlando. So itong si Orlando naman, syempre lalaki, lasing, napapahiya daw siya. Huwag daw siyang pinapahiya sa kanyang mga barkada. So, isang gabi, before mag-March 11, 2018, natutulog ang mag-asawa at itong si Orlando daw, ayon sa interview sa kanya, ay nananaginip about sa isang kambing. Tapos yung kambing na daw na iyon, nakalunok ng isang masamang espiritu. Base sa salaysay nitong si Orlando, sa kanyang pagkakagising ay nakita niya ang kanyang asawa na kanyang katabi na si Heidi na mistulang kambing. Yun ang tingin niya kay Heidi ng mga oras na iyon. Iba na nga ang tingin ni Orlando kay Heidi. Ang tingin niya ay kambing na sa pagkakagising niya dahil meron daw balahibo ang mukha ayon sa kanyang salaysay, tinapakan niya ang batok nito at saka niya tinakpak-tapakan ang ulo at meron pang ibang investigation na nangyari na minartilyo daw ang ulo ni Heidi. Aside from that, dahil nga iba na ang tingin niya kay Heidi, nilaslas niya rin ang lalamunan nito at saka biniyak yung tiyan tapos inilabas yung mga laman loob. Bukod pa doon, pinag-chop-chop pa yung katawan ni Heidi into 7 pieces. Isa pa sa mga ginawa ni Orlando kay Heidi is dinurog-durog niya yung ulo. So ganito nga yung ginawa ni Orlando. Sinipsip niya yung utak ni Heidi. Iba daw yung naramdaman niya habang isipsip niya yung utak ng kanyang asawa. Ang sabi niya ay para daw siyang kumain ng egg yolk, na parang nalinis daw yung lalamunan niya ayon sa kanyang salaysay. Pagkatapos nga nun, pinagtatapon niya ang mga parte ng katawan sa labas ng kanilang bahay. Nabukasan, bandang 5 ng hapon, may mga bata kasi laging naglalaro sa harap ng bahay nila. Kitang-kita lahat ng mga pinagtatapon na parte ng katawan ni Heidi. Yung mga bata nagpanik, nagsumbong doon sa mga malapit na
bahay na may patay nga daw doon sa harap ng bahay nila Orlando at Heidi. So sabi naman nung ali na pinagsumbungan nila, huwag kayo magbibiro ng ganyan. So apat na beses na daw pabalik-balik yung bata. Doon na sila naniwala at nagtawag na nga ng barangay. Pagtingin nga nila, ang dami ng tao na nakakita na meron ng chinap-chap na tao doon sa harap ng bahay nila Heidi. Kita ng mga taga-barangay yung mismong katawan ni Heidi na nakahandusay doon, tapos yung isang paa nakapatong doon sa katawan na pinagputulan, tapos yung isang kamay, lahat kalat-kalat, lahat ng parte ng katawan niya, and also hinahanap din nila kung saan nilagay yung hugot ng loob. Kaya nalaman nila late na dinugod doon na. Since barangay pa lang yung naandun, wala pang mga pulis, nagpanik yung mga tao. Itong si Ali na pinagsumbungan, sabi niya yung mga bata, ipasok daw lahat. Kasi nga, nagpapanik sila, baka daw mag-amok nga yan, baka nandiyan pa sa loob, maka-apekto pa dun sa iba, yung suspect na si Orlando. Nakita nga nung mga taga-barangay na andun nga, nakakalat lahat ng gamit, mga damit, mga ginamit para dun sa pagpaslang nga kay Heidi na ginawa ni Orlando. After nun, official na nga nag-report yung mga taga-barangay sa Station 6, police station sa Quezon City, para ma-report nga yung naganap na krimen. After nun, si Orlando ay hindi siya nanlaban sa mga pulis. Inamin niya yung ginawa niya, hindi niya itinanggi, pero hindi daw siya nagsisisi sa ginawa niya. At ang sabi pa niya, if there's a chance na magagawa niya ulit, ay uulitin niya pa nga daw yung ginawa niya. Nung una, ang pagkakasabi sa mga kamag-anak ni Heidi is nasaksak nga itong si Heidi na patay, pero hindi nila sinabi na brutal yung pagkakapatay at si Orlando nga ang gumawa ng pamamaslang. So, na-report sa TV, na balita, doon nila nalaman na hindi nga makatao yung nangyari kay Heidi. So, si Orlando sa kasalukuyan ngayong taon, siya po ay nasa Quezon City Jail at siya po ay kinasuhan ng parricide during that time. That was 2018 nung nangyari po yung crime. Tinest din si Orlando for drug test. It turned out na negative siya. So ngayon, yung tapat ng bahay nila Heidi at Orlando na dating maraming bata na naglalaro, eh kinakatakutan na dahil dun sa nangyaring krimen. Police Senior Inspector din ang nagsabi na sa almost 30 years ng kanyang serbisyo as a police, ito daw ang pinaka-brutal na na-encounter niya na crime, na murder sa buong buhay niyang nagseserbisyo as police. Ayon naman sa mga kamag-anak ni Heidi na hindi nila expected na ganun ang mangyayari kay Heidi, sasapitin, hindi makatao, sobrang brutal. Sobrang sakit sa side ng mga kamag-anak ni Heidi yung sinapit ng kanilang mahal sa buhay. So kung meron mang silang hinihiling is yung makamit lang yung justice, gusto nilang mahirapan ng sobra itong si Orlando. Pero sa lagay ni Orlando, meron siyang malaking problema sa kanyang pag-iisip. Dahil sa mga interviews, may time na talagang parang inaatake siya, and meron ding na ikwento ang mga pulis during sa pagkakadetain niya, sa pagkakulungan niya, na hanggang ngayon ay nakakulong naman siya, is that yung mga kasama niyang nakakulong, pag natutulog, is pinipitik niya yung ilong. So parang ang ginawa is binukod siya dun sa ibang preso. Dahil nga, nag-uumpisa siya ng gulo dahil nga, ginugulo niya yung mga katabi niyang natutulog. So ayan nga po ang kwento ni Orlando Estrera at Heidi Estrera. Maraming salamat po at mag-iingat kayo at laging gumawa ng tamang desisyon.